Oh, yan. Sumabog na cellphone. Realme. Realme to o yung ano to? Realme yan, Realme. Yung original na Realme? Oo. C3? C3 yan. Sumabog o. Oh. Yan, sabog. Paso. Yan, dito. Oh, ingat sa ano, yan. Nagsa-cellphone, naka-charge, tumatawag, yan, nasabugan. Kaya huwag kayo mag- hindi makipag-chat, makipag-cellphone, tapos naka-on, naka-charge sa ano, yan, sumabog. Buti, hindi sa mukha mo sumabog to. Ano, pulbos yan? Pulbos yung bagay eh. Ha? Pulbos. Realme na C3. Realme. Realme na C3. Ikaw, Cedric, yung cellphone mo, ha? Hmm. Huwag gagamitin sinasabi sa, ano, sa... Yung sa mga advertise, huwag magagamitin ang cellphone pagka naka-charge. Ito, ginagamit, gumagamit dito, eh. Hindi. Yan, sabog. Gusto nyo yung ano, butin sa mukha mo sumabog. Talaga, maoy. O ngayon, bagong cellphone uli. Patay. Ito yung cellphone ko na pumutok kaninang 2:30 a.m. Kasi nga, maglalamay kami kay Sophie. Bumalik, tulog dito si yung asawa ko, pati si Harry. Natutulog sila dito. Ngayon, bumalik kami rito ng mga 2:20 a.m. Ngayon, itong cellphone na to, naka-charge to dito. Tinanggal ko siya. Tinanggal ko siya. Kasi i-charge ko itong cellphone ko malaki. Ngayon, nilapag ko siya dyan. Paglapag ko dyan, pumunta ako sa kusina kasi nga, iinitin ko yung kanin. Pagkatapos, may na konti, bigla may sumabog. Ang lakas. Tapos, pagtingin namin dito, umuusok na rito. Pinatanggal ko nga yung charge nito kasi baka ito, akala ko, sumabog tong cellphone ko. Sabi kasi ni HK, sumabog doon yung cellphone ko. Yung pala, ito pala yun. Ayan. Pumutok na pala siya. Ayan o. Oh. Ang tindi, ang lakas. Ayan o, oh, sa sobrang lakas niya. Ayan o, oh, tignan nyo. Lakas, di ba? Hanggang ilalim yan o, oh, sa logo. Ayan. Ngayon, pagkasabog niya, ito na itsura niya. Oh. Ayan. Sobrang lakas. Kaya ito, isa tong babala. Babala to dahil siguro na overcharge to. Pero buti na lang, hindi ito naka-charge nung pumutok siya. Kasi tinanggal ko siya, saglit lang yung pagitan eh. E paano kung naka-charge pa to, di ba? Kaya babala to sa mga gumagamit ng cellphone. Ayan o, sumasabog pala yung cellphone talaga. Di ba? Eh, paano pa kung katabi mo to sa pagtulog mo, yung mga cellphone nyo dyan, mga gumagamit na cellphone, nakatabi nila to sa pagtulog. Pwedeng ganito yung mangyari. Pwedeng masunog kayo or masunugan kayo ng ganito. Tapos yung mga gumagamit ng cellphone na nakacharge, ayan, pwede rin ganito yung mangyari. Kaya nga, ingat po tayong lahat. Kaya bigyan po natin ng babala yung mga kamag-anak natin, kapamilya, mga kaibigan, na ito. Ingat po tayo kasi katulad ngayon, mainit yung panahon. Ganito yung mangyayari. Pwedeng ganito yung mangyayari. Kasi, nangyari mismo sa cellphone ko. Ayan. Ito pa naman yung cellphone na laging ginagamit ni Harry. Paano kaya, paano pala kung halimbawang hindi ko to nilapag dito. Kasi ininod ko yung kanin at hawak-hawak ko to. Pwede palang sumabog siya mismo sa kamay ko. Tapos ganyan, masusunog ako. Ayan. Diba? Siguro, Thank you kay Lord kasi nilapag ko siya dyan at ininit ko yung kanin. Tapos yun, maya-maya, sumabog na siya. Diba? Kaya, babala po ito. Kaya ingat po tayo lahat. Ayan. Nang tanggalin niya ang battery, bigla raw itong sumabog. Sunog ang battery. Hindi siya nagtamo ng sugat o paso sa mukha pero tumalsik daw sa kanyang mata ang powder mula sa sumabog na battery. Dahil dito, hirap po siyang dumilat. Isinugod siya sa ospital kung saan nilinis ang kanyang mga mata.